narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Carlos. Kailan naging kasalanan ang umibig? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Hello, Pilar. Ay, sir. Hindi ba bababayan si Gabriel para kumain ng agahan? Malilate na siya sa eskwela. Eh, sinabihan ko na po si Sir Gabriel na handa na ang almusal. Sabi po niya, maliligo muna raw siya. Ay, sige. Salamat. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Sige, sir. Arnaldo, tungkol kay Gabriel, wala na bang pag-asa na magbago pa ang pagtrato mo sa kanya? I mean, ano bang kasalanan ang nagawa niya sa'yo at malamig ka sa kanya? Kilala mo naman yung anak mo. Bata pa lang, magaspang na ugali. Puro sakit ng ulo ang binibigyan niya sa akin. Oo, matalino siya, pero hindi niya ginagamit sa tama. Siguro nga magaspang ang ugali ni Gabriel paminsan-minsan. Pero Arnaldo, hindi ba natin naisip na baka kasalanan din natin kaya siya nagkaganon? Mariela, hindi tayo nagkulang ng pangaral dyan kay Gabriel. Pinagtuunan natin siya ng pansin. Sinusunod natin ang layo niya, binibigay natin lahat ng pangangailangan niya. Pero anong ginawa niya? Mahilig bumarkada sa mga walang kwento ng tao. Madalas tuloy masanggot sa gulo at muntik pa siyang masanggot sa droga. Kung hindi ko pa ginawa ng paraan, nabubulok na ngayon siya sa kulungan. Pero kita mo naman, sinusubukan magbago ni Gabriel. Tutok na siya sa pag-aaral. Nagbibigay na nga siya ng karangalan sa atin. Kailan lang yun? Pinasakit muna niya ang ulo natin. Muntik na rin masira ang pangalan natin dahil sa lalaking yan. May sinabi sa akin si Carlos tungkol sa pag-uusap nila ni Gabriel noong isang gabi. Galit na galit si Gabriel sa kanya dahil iniisip nito na inaagaw ni Carlos ang lahat ng atensyon natin. Nagre-rebelde si Gabriel dahil akala niya kinakalimutan na natin siya. At saka nagkamali din tayo kasi palagi natin kinukumpara si Gabriel kay Carlos. Ay, hindi dapat ganun. Abay, matuto din tayong i-appreciate si Gabriel kahit nasabihin natin hindi siya kasing talino at kasing galing ni Carlos. Pasensya ka na sa akin, Mariela, kung naging ganun ang trato ko kay Gabriel. Inubos na sa akin. 30 minutes na, pero wala pa rin siya. Gabriel! Oh, bakit naman ngayon ka lang? Kanina pa kita iniintay dito. Pasensya na. Alam mo naman kailangan ko mag-ingat. Baka matimbrihan ako. Nga pala, dala ko na yung order mo sa akin. Aka na, dali. Ito. 10 tabletas yan. Matindi yan, pare. Isang tableta lang ninumin mo. Dadalig ka kagad yan sa langit. Oh, teka, ito na yung bayad ko. Nasa loob ng sobre. Kasama na ba dyan yung utang mo sa akin noong isang linggo? 32,000 pesos yan. Gusto mo, bilangin mo pa eh. Hindi na, huwag na. May tiwala naman ako sa'yo eh. Siya na pala. Dadalo ka ba sa party ni Sasha mamayang gabi sa Evergreen Towers? Balita ko, babaha daw ng ano eh. Alam mo na. Siyempre pupunta ako. Hindi pwedeng wala ako sa event na yun. Ganun ha? O sige, alis na ako. May i-deliver pa ako sa Makati. Mag-ingat ka, pare, ha? Okay. Puso pa naman ang tukhang ngayon, huy. Oh, ano nang balita, Maita? Tuloy ba meeting natin sa mga potential investors? Oh, yes, Arnaldo. Nakausap ko na si Mr. Jamson. Sinabi niya sa akin na interested siyang mag-invest sa Montenegro Food Corporation. What time? At saan makikita? Sa VIP lounge ng Evergreen Towers, 9 p.m. Oh. O ano? Available ka ba? Oo naman. Mag-aayos lang ako ng sarili ko tapos pupunta na ako agad dyan. Oh, sige, bababa ko na ito. Kakausapin ko lang ang anak ko.
Gabriel. Pa? Halika nga rito. Bakit to? Kauuwi mo lang galing eskwelahan tapos aalis ka na naman. Eh, saan ka pupunta? May dadaluhan lang akong party ng tropa ko. Anong oras ang uwi mo? Wait, pa. Kailan pa kayo naging concern sa oras ng pag-uwi ko? Sa pagkakaalam ko, umuwi man ako hindi sa bahay, wala kayong pakialam. Gabriel, anak, alam kong malaki ang galit mo sa akin dahil iniisip mo na mas pinapaboran ko ang Kuya Carlos mo kaysa sa'yo. O, hindi nga ba? Eh, ang alam ko pa, never ako nag-exist sa inyo. Anak, I'm sorry. I'm very, very sorry kung nasaktan ko man ang kalooban mo. Handa kong itama yon. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Ano nakain nyo? At bakit yung sinabi sa akin yan? Ah, wait. Bakit naman pinaprank nyo lang ako? Totoo ang sinasabi ko, anak. Oh. Magsimula tayo muli. Ipinangangako ko sa'yo na tatratuhin kita tulad ng pagtrato ko sa Kuya Carlos mo. Arnaldo! What a surprise! Ang aga mo dumating. Well, kilala mo naman ako. Maaga talaga akong dumarating sa meeting para ma-impress natin ang mga potential investors. Anyway, nakausap ko na kanina si Mr. Jamson. And he's on his way na. Malaki na talaga ang inasenso ng Montenegro Food Corporation. Saksi ako kung paano nagsimula ang company from scratch. Hindi lang naman ako nagpalago ng kumpanya. Kasama din siyempre kayong dalawa ng asawa ko. Malaki ang naging contribution nyo sa pagpapalawak ng MFC. May bakit may mga pulis na pumapasok sa loob ng Evergreen Towers? Ano ang meron? Narinig mo ba yung sinabi ng isang pulis? Parang may i-raid silang unit sa 15th floor? Makararating sa langit si Kuya Carlos kasi sa akin. But look me now! Nasa langit na ako! Nauna ako pa yung banal-banalan kong kapatid! Oh, bakit pare? Anong problema? May mga pulis na sa loob ng Evergreen Tower. Papunta na sila sa atin! Ano? Ano gagawin natin, pare? Ayoko magulong! Arnaldo, ayan na yung mga pulis. Kasama yung taong nahuli sa drug raid. Gabriel! Tulungan mo kami! May impluensya naman ang papa mo. Sabihin mo sa kanya, palayain kami! Maita, narinig mo ba yun? Parang binanggit yung pangalan ni Gabriel. Ano ba? Hindi wala ako! Wala ako kasalanan! Natamay lang ako dito! Ayun si Gabriel! Ako si Gabriel Montenegro! Oh, sa harassment, ididimanda ko kayo! Pitiwan ko! Gabriel! Maita, pupunta ako lang anak ko. Sige. Ito, pitiwan niyo ako! Gabriel! Opa! Buti, dumating ka. Please, gumawa ka ng paraan para mapalaya ako. Mr. Montenegro, sangkot po ang anak ninyo sa droga. Kasama siya sa drug party sa itaas. Pa, you have to help me. Please, ayokong magulong. Sa presinto na lang po kayo magpaliwanag, Mr. Gabriel Montenegro. Bitiwan niyo ako! Gabriel, anak. This is harassment. Hindi demanda kayo ng papa ko, I swear! Nasasaktan ng anak ko, ano ba? Halika na! Pakiusap! Huwag niyo naman sasaktan! Dali na yan, dali na!
Ginagawa niyo lang ito kasi alam yung mayaman kami. Huhututan niyo lang kami ng pera. Didemanda ko kayo. Ipasisiba ko kayo sa trabaho niyo. Enough, Gabriel. Huwag mo lang dagdagan pa yung ikakaso nila sa'yo. Pinadali niyo na eh. Tulungan mo ko! Don't worry. Tatawagan ko rin yung mga abogado natin. Huwag ka lang pumalag sa mga pulis. Magkita na lang tayo sa presinto. Pa! Please! Hindi kita iiwan, anak. Pangako! Salamat po, Pa. Salamat po sa pagtulong niyo kay Capel. Hindi niyo lang alam kung kaano ako nag-alala sa kanya habang naroon siya sa kulungan. Tahan na, Carlos. Ang importante, nakalaya na si Gabriel. Ang isipin na lamang natin ay kung ipaparehab pa ba natin siya o hindi na. Pilar. Yes? Tawagin mo nga si Gabriel. Sabihin mo gusto ko siyang makausap. Opo, sir. Carlos, alam ko kung gaano mo kamahal ang kapatid mo. Pero patawarin mo kung sa gagawin ko sa kanya. Kailangan niyang matuto ng leksyon. Pa, ano pong gagawin niyo sa kanya? Pa, bakit po? Halika dito, anak. Mag-uusap tayong dalawa. Pa, sorry. Sorry. Wala akong anak na adik. Wala akong anak na adik. Anong karapatan mo magrebelde sa akin samantalang ibinibigay ko naman sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo? Sinunod ko ang layo mo. Pinag-aral kita sa magandang eskwelahan. Ibinili kita ng magarang kotse, lahat ng damit, sapatos at bag na gusto mo. Ibinili ko sa iyo. Saan ka makakakita na ang allowance ng isang estudyante ay 8,000 pesos a day? Tama sasabihin mo sa akin, hindi kita minahal? Sorry, ha? Pa. Nagsisisi na ako. Walang yak, lalaki ka, ingato! Sorry, Pa! Tama na po, Pa! Tama na! Pinahiya mo ako! Tama na! Lumayas ka! Lumayas ka sa pamamahay ko! Mariela! Saan man mangyari ang balita, hagip ng Balitang Prompte. Lunes hanggang Biyernes, 3 a.m. Live sa DZ. Makaligtas kaya si Mariela sa nangyari sa kanya? Anong buhay ang naghihintay sa magkapatid na Carlos at Gabriel?